Kamusta mga boss? Welcome back sa channel natin. Ayan, so meron tayo ditong Honda Beat. Itong issue na to is another pugak issue na naman. Ayan. Ito naman ang dahilan niya, itong ECU natin. Ayan. So ginawa na ng lahat dito. Pinilitan na lahat ang filter at saka body throttle at saka mga wiring. Nilinis na rin. Okay naman. Ayan, so pag kinatanggal naman natin to, itong EOT sensor niya sa baba. Ito, nakikita yung itong wire na to. Pag binubunod natin itong socket, yan, gumaganda yung kanyang minor, nawawala yung kanyang pugak. Yan. Itong EOT sensor na yan, papunta yan doon sa ating ECU. Yan. So pag binubunod natin yun, gumaganda yung kanyang minor. So ibig sabihin, okay yung ating filter, okay yung ating body throttle at saka yung kanyang TPS. So bago tayo magpalit ng ating mga parts ng ating Honda Beat, yun muna ang gawin nyo, check nyo muna, hugutin yung ating EOT, baka may diferensya na yung ating line kapuntang ECU. Pag umokay yun, ibig sabihin okay yung ating mga parts. Ang may problema is yung ating line kapuntang EOT hanggang doon sa ating ECU, o kaya yung ECU na talaga mismo yung ating sira. So pag tinanggal niyo yung socket nun sa ilalim mga boss, antimano is mag-check engine siya kasi nababasa ng ating ECU yun. So ang ginawa natin is pinalitan na natin ito ng bagong ECU. So simula na napalitan natin itong ating Honda Beat, umukay yung ating takbo ng ating Honda Beat. So nagkakahalaga to ng 3.5 to 4.5 yung brand ng ating ECU. Kaya medyo mag-ingat-ingat kayo mga boss sa paglalagay niyo ng mga wiring kasi isa yung sa nakakasira ng ating ECU. Napakadaming pagkabit ng wiring tsaka mali-mali. Ayan. So may kamahalan din to. So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat po ulit sa inyo and God bless po. Shing.